Magandang araw mga pamilya, nandito tayo ngayon sa lungsod ng Batangas upang saksiyan ang Sublian Festival 2014. Tara! Pagpasok namin sa Convention Center, nakilala namin si Ed Bourbon, Tourism Officer ng Batangas, at sa kanya namin nalaman kung ano nga ba ang kasiyahang nagaganap sa oras na yun. Right now, sinasagawa yung taunang patimpalak parangal namin kay Apolinario Mabini. At ngayong taong ito ay higit na special ito dahil nagkataong ang Batangas City Foundation Day ay kasabay ngayong taong ito ng 150th birth anniversary ni Apolinario Mabini. At dahil birth anniversary ni Mabini, nagtayo na exhibit ang Tourism Office. Ang purpose namin dito sa exhibit na to ay matest no, sa mga kabataang Batanggenyo kung kilala pa ganila si Apolinario Mabini. No, so dito sa exhibit na ito, ang title nga dito ay Kilala Mo Ga si Apolinario, si Kapuli. No? So makita natin dito yung larawan ni Mabini. Ito ay isa sa pinaka-popular na pictures niya. No? At ito ay pinahon ng kanyang lumpun na. Siya'y lumpun na. So mapansin na ang legs nito ay payat na. No? So mula sa kanyang panahon ng kanyang pinanganak, 1864, July 23, nung pinanganak siya sa Barrio Talaga, Tanawan, Batangas. No? No? At kung saan siya unang tumira, saan siya nag-aral, no, at kung ano ang nangyari sa kanya. Ang kwento daw sa Tanawan ay dalawa ang maaaring naging dahilan kung bakit siya nalumpo. Ang isa ay siya ay may girlfriend, binisita niya, dumating yung ama ng girlfriend at hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Basta that was enough na natakot siya ay tumalun siya sa bintana. At nung bumagsak siya, ay siya ay, ayun ang isa, no? Na namalian siya, and then, yun ang malaging cause ng paralysis, no? And then, pero doon sa ano, siya hindi kasakit. Meron siyang Guillain-Barre disease, no? Na yun ang naging cause ng kanyang pagkalumpo. Hanggang sa siya ang sumusulat ng mga decrees, no? Tungkol sa government, no? At ang kanyang pinaka sikat na constitutional program, yung sinulat niyang El Verdadero Decalogo, the True Decalogue, no? Ten Commandments para ikaw ay maging isang mabuting Pilipino. Ay ito yung mga iba-ibang sites, no, dito sa Batangas kung saan pinaparangalan mga ating kababayan si Mabini. And then also Plaza Mabini natin, no? Ito ay 1905 pinagawa agad, no, bilang pagkilala sa kanya. Siyempre sa Tanawan, yung bayan kung saan siya pinanganak. No, nandun yung Mabini Shrine. No? Pero kahit sa Guam, meron tayong Wire the Pacific National Historical Park. No? At nagtayo rin ng De La Salipa, isang building sa students with disability. Nakatuwa, itong sa De La Salipa, no, may Mabini building sila. Nakapunta na po ako dyan sa building. Walang painting ni Mabini, walang ano. Tapos sabi ko, paano naging Mabini building yan? Kasi daw, ang kanilang ano, hindi mahagdan ang nagkoconnect sa mga floors kung hindi meron silang rampa para kahit mga paraplegic, mga estudyante nilang pilay o lumpo ay makakapag-aral. So nakakadaan sila dyan. At dito sa Sublian Festival, idano na namin na magkaroon ng pagkakataon ang mga kabataan na aralin talaga yung kanyang buhay. No? Aralin as much as makasulat sila ng kwento, no, na hindi man tungkol sa buhay ni Mabini, ay kung paano naapektuhan ang isang kabataan, no, ng aral ni Mabini.